Balita mo na sa Mindanao. Nagpapatuloy ang sinasagawang rapid damage assessment and needs analysis sa mga flood-affected barangay sa Davao City. As of February 1, 9 a.m., sa talaan ng City Social Welfare and Development Office Davao, abot sa 1,902 number of families and 749 individuals ang mga residenteng apektado ng flash flood mula sa more or less 13 barangays dahil sa pag-apaw ng Davao River. Batay naman sa monitoring ng Davao City Police Office, nananatili ang karamihan sa mga evacuees sa mga designated evacuation centers sa Davao City. Nag-provide naman ng mobile kitchen at itong community cooking ang CSWDO kaakibat ang mga barangay councils sa tulong at suporta rin ng mga partner agencies sa pangunguna ng City Mayor's Office, Office of the Vice President, Office of Congressman Paulo Duterte, Office of Vice Mayor Kitain at marami pang iba. Habang sa bahaging Central Mindanao naman, ang Cotabato City ay nakakaranas rin ng mga pag-uulan batay sa public advisory na orange rainfall warning mula sa NDRRMC at ngayong ikalawang araw ng Pebrero, nagpalabas ng kautusan si Cotabato City Mayor Bruce De La Cruz Batabalaw na suspendido ang lahat ng pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Cotabato City. Samantala sa Davao Region kahapon, may mga naitala pang bumigay na tulay sa bayan ng Boston, habang sa Manay, Davao Oriental, mas lalong lumakas at lumawak pa ang tubig baha dahilan ng pagkaanod ng isang bahay at pagkasira rin ng isang tulay sa barangay Saragosa, Manay, Davao Oriental. Ngayong araw ng Biyernes, so far walang mga pagbuhos ang ulan sa bahagi ng Davao Region, subalit nananatiling mataas pa rin ang level ng tubig baha sa mga kabahayan at kalsada dahilan ng pagkantala ng mga ayuda, ganun din ang mga retrieval operations sa mga landslide areas, pagkatenga ng mga motorista. Sa mga main highways naman, kahapon pa, nagsimula ng umandar ng mga heavy equipments upang linisin ang mga putik sa ilang bahagi ng kalsada sa Tagum, Mawab, Davao de Oro, Caraga at Compostela. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, this is RH, ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang siklista matapos mabangga at masagasaan ito ng Genesis Bus sa Roman Highway, Barangay Mabatang, Abukay, Bataan kaninang alas 5:30 ng umaga. Sa ulat mula sa Bataan Provincial Police Office kay Provincial Information Officer Police Captain Ernesto Clemente II, sakay ang biktima ng kanyang bisikleta na kinilala itong si Edgran de Dimla, residente ng Barangay Mabatang, Abukay. Tinangka umano nitong biktima na tumawid sa naturang highway na aksidenteng nabundol ito at nasa sagasaan ng passenger bus na patungo sa Balanga City. Nawasak ang bisikleta at nasagasaan pa ang parting ulo ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Sa ngayon, nasa custody na ng Abukay PNP ang driver ng bus, ganun din ang minamaneho nitong passenger bus at bisikleta ng biktima, habang patuloy pa rin ang investigasyon ng Abukay PNP sa naturang aksidente. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa lalawigan ng Kalinga. Muling umiskor ang Kalinga Provincial Police Office matapos nilang wasakin ang 13.7 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga kahapon. Naglunsad ng marijuana eradication operation na pinagsanib na elemento ng Tinglayan Municipal Police Station at ibang PNP units na nagresulta sa pagkakadiskubre sa 2 plantasyon ng illegal na damo. Binunot at sinunog ng mga operating troops ang aabot sa 68,500 na piraso ng fully grown marijuana plants mula sa 2 plantasyon na may sukat na 6,850 square meters. Gayman, walang marijuana cultivator na naaresto ang mga operating troops sa naturang anti-drug operation. Ayon kay Acting Provincial Director Colonel Freddy Lasuna, ang pagpapatupad ng marijuana eradication operation ay bahagi ng pagsikap ng Kalinga Provincial Police Office para tuluyang malinisan ng mga drug-affected barangay sa lalawigan, partikular sa Tinglayan, Kalinga. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Panglulumo ngayon ang nararamdaman ng ilang mga magsasaka sa bahagi ng mga upland farm na tinatawag o itong mga matataas na lugar na sa bahagi ng Nueva Ecija na hindi naaakyat ng mga patubig mula sa National Irrigation Administration. Tulad sa bayan ng Kuyapo at ilang karatig bayan na upland farm na tinatawag, hindi umaabot dito ang patubig at umaasa lamang sila sa sahod ulan. Tulad ni Mang Boy Fernando, nakabilang sa nasa 87 hectares na sakahan dito ng mga palayan dito sa Barangay Paitan Sur sa Kuyapo, Nueva Ecija. Sa matagal na panahon, tanging sahod ulan lamang ang kanilang inaasahan. Malabo na silang makapagtanim ng palay. Bagamat may paitan late silang inaasahan kapag umuulan at nakakaipon ng tubig, sa ngayon halos matuyuan na ito, dagdag pa ang Small Water Impounding Facility System o SWIPS na nag-iisang nailagay sa kanila. Ang problema, wala na rin itong laman at halos natutuyo na. Ayon kay Paitan Barangay Chairman Leopoldo Sansano, na isa ring magsasaka, humihingi sila ng tulong sa gobyerno para maalalayan sila at mabigyan ng solar water pump at fuel subsidy para magamit sa pagpump ng tubig mula sa mga dipwell. Inamin noon pa ng NIA na nasa 13,000 hectares ang hindi mapapatubigan at tinawag na vulnerable ngayong pagtama ng El Nino sa ilalim ng UPRIS. Ayon kay UPRIS Manager Engineer Gertrudes Viado, gumagawa na sila ng kaukulang ipapatupad para matulungan ang mga magsasaka. Panawagan din ng naturang tanggapan na magtipid at gamitin ng tama ang tubig mula sa mga dumadaloy na mga inirigasyon. Sa ngayon ay nasa 193 ang water elevation ng Pantabangan Dam at ang critical water elevation nito ay 171. Nasa 147,000 hectares naman ang service area na pinapatubigan ng NIA UPRIS at ngayon season ay inahasahang mas mababa ang mapapatubigan nito dahil na nga sa mas mababa na ang tubig ng Pantabangan Dam. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News.